butatang butata si Rene Panoncillo dahil hindi nakasagot sa katanungan. Hindi masagot dahil hindi naman talaga alam ang sagot. Ang ating topic na tatalakayin sa gabing ito. Dahil ito ang munong si Alpha, no, na Alpha yung ginamit niyang pangalan na nakasulat pa ang kanyang pangalan sa wikang Griego, mga kapatid, ay binigyan ng assignment ni Brother Dwayne Cartujano. Dahil siya mismo ay nagmamagaling, nagmamarunong, pero binabaloktot pa ang kanyang ginagawa, no? Nagpapabibo pa daw si Brother Dwayne Cartujano. Ewan ko lang kung ano ba talagang mindset meron ang taong ito, mga kapatid. Well, anyway, eto po, no? Dahil binigyan siyang assignment, and then nag-post po si Brother Dwayne Cartujano ng clips sa naganap na debate. Matagal-tagal na rin taon yun na naganap yung debate yun. Nag-post po si Brother Dwayne ng clip lamang. So, pag sinabi natin clip, hindi mo talaga mag-post yung buo. Kasi clip nga eh. Meron na nga yung caption clip. Diba? Ito yung unang clip po, mga kapatid, pakinggan natin mabuti. At ito ay dinownload ko po mula na sa kanya sapagkat ito inedit niya na. Ewan ko ba ano ba ang kanyang purpose, mga kapatid? Bakit niya dinownload at inedit itong video ito? No? At ganito po, pakinggan natin mabuti. Okay, ay kasi tayo pinagalang po sa word for word. Ari, may nabasa ka sa Bible word for word na Hope, Jesus, Theos, of Christ. Okay, sa video clips na ito, mga kapatid, makikita po natin si Brother Dwayne Cartujano during the grand debate, no, na tinanong niya po si Rene Panuncillo. Pero, mga kapatid, ano nga ba ang napapansin natin dito? Tingnan niyo po, pansinin niyo po ang INC minister na si Rene Panuncillo. Hindi niya masagot ang tanong dito, mga kapatid. Sabi ng INC, natatag ni Felix Manalo na si Rene Panuncillo, mga kapatid, sige, ilungguhin mo para maintindihan nila. Kasi yung mga nakikinig doon, mga kapatid, ay mga hiligaya ng speaking people. Ang purpose daw ni Rene Panuncillo, para daw maunawaan ng mga nakikinig. But, if you mind this, mga kapatid, tinanong siya ni Brother Dwayne doon mismo sa original text ng Biblia. No? Kasi, Griego ang original text, kaya tinanong siya, meron bang mababasa kasi mahilig siya sa word for word or letra for letra. Kaya binalik sa kanya ni Brother Dwayne ang tanong. Eh ang sagot niya, ilungguhin daw para maunawaan o maintindihan ng mga nakikinig. Ayan. Eto pa, bakit nilagyan itong alpha nito na para bang merong kontrahan? Eh wala naman. Pakinggan niyo mabuti. Kung meron bang naging kontrahan dito. 2 moments later. May nabasa ka sa Bible word for word na who Jesus the host of Christian. Ayan. Same naman, who Jesus, Theos, who is ten? May mabasa ka ba na Jesus is not God? Wala naman. Oh. Dahil hindi maunawaan, mga kapatid, ni Rene Panuncillo ang tanong. Oh, eto. May mabasa ka ba? Sa Greek, may itutuhon ko para may media nila. Nagsipalakpaka na. Ingay na ingay na po. Yan kasi yung argumento dyan, mga kapatid. Eh, dinadaan po ito sa paramihan ng palakpak. Parang audience impact ba? No? Hindi ito na matututukas sa katotohanan, but the audience impact. Pero makikita po natin in the arguments, hindi po nasasagot ng ministro ng INC na tatag ni Felix Manalo ang katanungan po ni Brother Dwayne Cartujano. Dumagdag pa itong si Alpha na kanyang in-upload, eh, hindi naman nga nakakasagot. Okay. Ito, kaya pinagbigyan siya ni Brother Dwayne dahil hindi siya nakakaunawa pala ng Griego, hindi nakakaunawa ng Griego itong si Rene Panuncillo, kaya hiligay nun ang ginamit na dialect ni Brother Dwayne sa pagtatanong sa kanya ulit. Ang tanong ay ganito. Tinanong siya ni Brother Dwayne Cartujano, may mababasa ka ba na si Jesus hindi Diyos? Word for word. Yan. Meron ba kayong mababasa
sa Bible, word for word, si Jesus, hindi Diyos. Ha? Kung meron kayo, sige, pakita nyo nga na sinabi talaga, ha? Si Jesus, hindi Diyos. Ah, sige. Ayan, sabi natin, teka lang. Ito na, mag-o-object itong si Rene Panuncilio. Kaya nga, sa caption mismo nitong si Alpha, ito po mga kapatid, pansinin muna natin yung kanyang caption. Pabibo ka talaga. Bakit putol yung video na upload mo? Ayan. Tama ang suggestion ni Karene na ilungguhin mo para maintindihan nila. Ibig sabihin pala, pati si Alpha hindi nakakaunawa. Dahil majority ng nanonood ay hindi naman nakakaintindi ng Greek. But, ang question ay naka-address naman kay Rene Panuncilio. Bakit hindi masagot? Eh dahil hindi alam ang sagot. Yun ang totoo. Hindi masagot dahil hindi naman talaga alam ang sagot. Eh kung sagutin niya na hindi niya alam ang sagot, ilalabas talaga na nagpabida lang siya, nagpabibo lang pala sa kanyang mga kasamahan. Nagministro siya pero hindi niya alam ang sagot. Yun. So, kahit pala sa post nitong si Alpha ay makikita natin mga kapatid kung gaano pala ang mindset niya kasama ng nagsasabing ilungguhin dahil daw hindi naiintindihan ng mga nakikinig. Wow! Palusot na yun. Okay. Dahil majority na nanonood ay hindi naman nakakaintindi ng Greek. Ibig sabihin, pati kayo yun. Hindi pala kayo nakakaunawa nun. Pati si Rene Panuncilio pala dahil hindi nasasagot ang tanong. Kaya nga nag-comply ka dahil pabibo ka lang sa ka-debate. At ang layunin mo lang naman ay magyabang at magpa-impress. Ito yung sabi ni Alpha. Magyabang lang daw at magpa-impress si Brother Dwayne Cartujano. Hindi po yun layunin ng kapatid na Brother Dwayne Cartujano. Para mo malaman, kaibigan na Alpha, hindi po ganyan. Ako po kilalang kilala ko ang taong yan. Hindi po yan magmamayabang para lang sa kanyang natutunan o magpapa-impress. Para saan? Kung meron man siyang pinapa-impressan, ang Diyos yun, hindi ang tao. Hindi katulad mo, no? Nagmamayabang ka lang at nagpapa-impress ka lang sa social media. Pero bakit hanggang ngayon hindi mo nasasagot, hindi mo sinasagutan yung assignment mo? O, zero ka ngayon. O, assignment mo, matagal na yan. So mag-review ka muna sa assignment mo, kapatid. Kaibigan na Alpha, reviewin mo ang assignment mo. Yan tuloy, binabatikos ka na. Nagmamagaling ka kasi. O, umuulan ngayon ng batikos sa'yo. Kahit hindi mo man ipakita yung mukha mo, pero may nakakita ng mukha mo, iwan ko lang kung totoo yan. Kung totoo man yan, nasa kanila na yon. O yan, samantalang ang layunin ni Karene ay makaunawa ang mga nakikinig. Layunin daw yan ni Karene. Samantalang ang palusot ni Karene ay para hindi sumagot sa tanong. Yun ang totoo. Palusot lang yun na para daw maunawaan ng nakikinig. Bakit kapag sinagot niya ba ang Greek, hindi maunawaan? Hindi paliwanag yung Greek. Ang problema, paano ipapaliwanag kung hindi nauunawaan? Yun ang dapat na pag-isipan natin mga kapatid. Bakit hindi sasagutin dahil hindi nauunawaan? Eh kung nauunawaan, dapat sana mga kapatid, sinagot, no? O kaya nga, next question ka dahil mali ang tanong mo. Yan ang post ni Alpha, no? Yan ang post ni Alpha mga kapatid. Ewan ko lang kung pinag-isipan niya ba ito ng mabuti na ko naman. Napa-next question daw dahil mali ang tanong. Hindi po sinagot yung tanong. For your information, hindi sinagot ang tanong. Dahil hindi alam kung paano sagutin ang tanong. Dahil ang tanong, binalik lang sa kanya ang style of arguments na ginagamit na word for word. Itinanong siya sa Griyegong, sa wikang Griyego na, meron bang mababasa na sinabi na Jesus is not God? Kung pakinggan po natin, Jesus, Theos, o Kestin. Meron bang mababasang ganun na ibig sabihin Jesus is not God? Word for word sa Griyego. Kasi ang Biblia, hindi yan naisulat, translated na. It was been translated by the scholar. Na-i-translate yan ng scholar, ng mga biblical scholar. Pero, originally, the New Testament was originally written in Greek. That's why hinahanap sa original text. Ang problema, hanapin sa original text, hindi nakakaunawa yung katunggali. Yung INC na ministro na tatag ni Felix Manalo, hindi nakakaunawa. Paano yan? Hindi na problema ng Katolik kung dibadista, na hindi siya nakakaunawa. Problema nyo na yun. Dahil hindi kayo nakakaunawa. Kaya nga, kahit hiligay nun pa yung tanong, hindi pa rin nasasagot. Tinanong na hiligay nun, meron ka bang mababasa na
na sinasabi sa Biblia na si Jesus hindi Diyos? Eh dahil hindi masagot ng object, ang objection niya palpak pa. Oh, ito mga kapatid, pakinggan natin, oh. Oh, teka lang. Hindi sa tema. Oh, ito. Oh, dito daw sa tema. Hindi ako magpapatunay. Oh, hindi daw siya ang magpapatunay. Okay. Kundi ako ang magagigar. Oh, dahil siya daw ang gigiba sa affirmative side. Tama naman na siya ay nasa negative side. Pero, hindi naman mali ang tanong. Kasi, ang stand ni Brother Duane, no? Jesus is God. Your stand, Jesus is not God. Kaya, saan mo mabasa na sinasabi na Jesus is not God? Because, that is your opposition. Oh, ano ba yung sinabi, Jesus is God? Ibig sabihin, para sa'yo, hindi. Oh, meron ka mamabasa na si Jesus ay hindi Diyos? Oh, see? No? Alpha, kung nakikinig at nanonood ka ngayon, kung gumagamit ka talaga ng kokote mo, ng loheka mo, ng understanding mo, eh, dapat sana makita mo to. Yan. Ah, nagpalakpak pa yung mga audience, no, ng debating ito mga kapatid, na kung saan ay ginagawa nila na paramihan ng membro. Hindi ito intellectual para sa kanya, sa kanila. Kung intellectual ito mga kapatid na pagdedebate, eh sana daanin ito sa tamang argumento. Eh bakit hindi sinasagot ang tanong? Unang-una, dahil hindi naman talaga alam kung paano sagutin. Eh kasi yung tanong, unang-unang tanong, eh napakalalim ng tanong na sa original text. Eh hindi naman pala malalim ang nalalaman ng kanyang katunggali. Pati itong si Alpha na nagmamagaling sa Griego, nagpapagaling-galingan pa sa Griego, palpak naman. Palpak naman ang taong to. Ang palabas sa negatibo, ay kurang, ang palabas sa negatibo, ligaron ang isilin sa nagpapatibo. Hindi po parte, hindi po katunggalan. Nga pasahon, kasi yan, sabi niya, hindi niya daw obligasyon na basahin na si Jesus ay hindi Diyos. Pero, ang kanyang negative stand, si Jesus hindi Diyos, pero hindi niya obligasyon na basahin yun. Ibig sabihin pala, nag-negate lang siya pala mga kapatid, negatibo lang siya, pero wala siyang patunay. Ibig sabihin, nakikichismis, nakikimarites. Ganun lang pala ang kanyang argumento dito mga kapatid. Ayan, dahil ang tema daw, patutunayan ni Brother Duane. Eh sabi ni Rene Panoncillo, wala daw na patunayan si Brother Duane Cartuano. Pero alam niyo po mga kapatid, wala siyang nagiba kahit isa sa stand ni Brother Duane Cartuano na Diyos si Kristo. Ibig sabihin talaga, napatunayan ng Roman Catholic Church that Jesus is God sa temang yan. Oh, mamaya, pansinin natin yung mga comments dito mga kapatid. Ha? At sasagutin natin yung mga birada nitong alfang ito na nagpapaangas-angasan sa social media. Oh, ito daw, nagpa-next question dyan, nagpa-next question. Eh, bakit naman? Kasi hindi sinasagot yung tanong. Sayang oras, no? Sayang yung oras. Kaya nga, okay, hindi na nasagot yung tanong. Okay, next question. Oh, dahil hindi sinagot yung tanong, next question. Nilagyan mo pa ng memes dyan, na patawa-tawa, pa-next question ka. Eto, pansinin ko lang ito, sabi niya, bakit putol yung video na upload mo, no? Bakit putol daw sa post po mga kapatid nitong si Alpha, bakit daw putol? Ang tanong ko sa iyo Alpha, dahil marami naman kayong magagandang video camera diyan, video recording diyan. Tatanungin kita, meron ka bang kopya? Dahil sabi mo, no? Ang tama yung suggestion ni Karen eh. Oh, meron ka ba nitong kopya ng full debate ng INC na si Rene Panuncillo versus Brother Duane Cartuano na Roman Catholic? Meron ka bang full ha? Ipakita mo nga o kahit sa mga sites ng INC na tatag ni Felix Manalo na upload ang full na debate? Meron bang ganon? Sige nga, baka nahihiya lang kayong makita ng lahat at baka magsialisan sa peking iglesyang yan o sa kultong iglesyang yan. Sige nga, kung meron ka, eh dahil pinipilit mo na putol ang video, meron ka ba nun? Alam mo kasi kapatid, ang totoo ganito, ako hindi lang full video ang napanood ko dito eh. Hindi lang full video, kundi actual na full debate talaga dahil ako nandoon mismo sa debating yon. That's why, mas maniniwala ako sa sasabihin ko dahil ako mismo ang nandoon kaysa sa sasabihin mo na wala ka naman. Oh, sige nga, ipakita mo yung full video, no? Kasi marami kayong magagandang video camera dyan na ma-clear naman. Iba nga, pinalalabas nyo yung mga full video. Bakit sa debating ni Brother Duane at ni
Rene Panosilio. Bakit walang full video? Bakit ganun? Sige nga, kung meron kayo, ipalabas nyo. Ayan. Oh, sige, patuloy natin mga kapatid. Ayan, nabilaokan daw sabi nitong si Alpha na wala naman. Nasa imagination mo lang yan, Alpha. Huwag ka naman mag-imagine ng wala. Translation sa English at Katolika. Okay, salami! Ayan, so putol na yung first clip na yan mga kapatid ha. Dahil hindi masagot mga kapatid nitong ministro ng INC na tatag ni Felix Manalo. No? Dahil hindi masagot. Okay, ayan. Okay. Ayan. Dahil hindi po masagot mga kapatid ang katanungan, kahit paulit-ulit ng tinanong sa kanya, from the original na lingwahe ng New Testament ang katanungan, papunta po mga kapatid sa lingwaheng Hiligaynon, hindi pa rin sinagot ang tanong. Ano sa palagay nyo kaya ang dahilan bakit hindi sinagot? Dahil walang maisasagot. Yun ang totoo. Yun talaga ang katotohanan. Hindi mo pwedeng pipikiin yan. Katotohanan na nga, pipikiin mo pa, no? Ayan. So, ito pa. Tingnan natin ito, mga kapatid, no? Ito naman, this is the post of Brother Duane Cartujano. Caption, for this Iglesia ni Cristo apologist who has knowledge of Biblical Greek, alright, dahil nagmamagaling siya sa Biblical Greek, alright, I'll give you an assignment and please discuss with me if you understand my post. Oh, bakit hindi niya ginawa hanggang ngayon? Wala siyang na-discuss kay Brother Duane. Ayan. Kasi nagmamagaling siya, nasabi niya, huwag kang magmarunong dahil marami akong aklat ngayon sa pag-aaral sa Greek. Aralin mo muna ang Greek alphabet bago sa ruling. Yan, yung sabi niya kay Brother Chris Perozzo, no? Sabi ni Alpha, eto ang post ni Brother Duane. Na challenge na assignment niya to eh. Pero hanggang ngayon, yun, nag-skip siya. Hindi siya mga kapatid gumagawa ng assignment niya. Zero naman ito. Okay, sabi ni Brother Duane, can you give me another example of what I have said below, like the example I gave in Matthew chapter 1 verse 2. Okay, eto mga kapatid ha, nouns and verb comes in the different forms that do different kinds of syntactical work. A noun will take a different shape, morphe, and Greek. When it is the subject of a sentence, the object of a verb, or the object of certain prepositions, a verb will take different shapes that indicates its stance, present, past, long past, future, or its voice. That is, its relationship to its subject. Ayan. And so on, at saga, naka-post po ito mga kapatid, July 28, 2024, at 3:44 p.m. Okay? Cited pa ni Brother Duane itong Greek text, no? Na sa Matthew chapter 1, verse 2, that says, Abraham is a genesen, ton is a ak, and so on. Mga kapatid, no? Ito ang assignment niya. How do you know who is begetting whom in a language where word order is not the main way of showing how words are connected? The accusative article ton before Isaac and Jacob indicates that they are the objects of the verbs. This is simply not difficult, but it shows that the case does not thus in Greek. Yan. Yan yung assignment na ibinigay sa kanya mga kapatid ni Brother Duane Cartujano na hindi po sinasagutan, na ini-escape niya po mga kapatid. Bakit kaya hindi ito sinasagutan nitong si Alpha? Bakit kaya? At alam niyo po, napansin ko dahil dito po mga kapatid, kailang beses na siyang kino-call out ni Brother Duane na sagutan niya yung kanyang assignment, hindi po niya sinasagot. Ano yung kanyang mga ginagawa dito? Ito po, kasi nag-comment itong si Danny Vicente Guadalupe. Mahirap talaga makipag-debate sa mga, okay, yun yung word na ginamit, na katulad ninyo walang pinag-aralan sa Biblia. Haha. Ang sinagot niya po, kaya nga na pa-next question si Duane Cartujano eh, dahil nabutata siya. Saan siya nabutata doon? Ha? Saan siya nabutata? Butatang butata si Rene Panunsilyo dahil hindi nakasagot sa katanungan. Oh, see? Sinong butata ngayon? Ibutata ang hindi nakakaunawa. Oh, di ba? Butata yung ministro na wala naman palang mapapalang aral sa kanya. Dahil hindi naman alam sumagot sa katanungan sa kanya. Okay. Sabi niya, negatibo siya eh. Mali ang tanong niya. Paano naging mali? Oh, hindi ba? Affirmative stand si Brother Duane Cartujano na Jesus is God. So ano yung
negative stand ni Rene Panoncillo na si Jesus is God pa rin? Utak mo na saan? Siyempre, ang stand ni Rene Panoncillo, Jesus is not God. Kaya hinahanapan siya. Tama yung tanong. Kaya lang hindi kayang sagutin. Di ba? Okay. Si Dwayne dapat ang magpatunay na hindi Diyos si Kristo. Tapos itatanong niya na sa afirmatibo na pahiya tuloy. Yun. Alam niyo mga kapatid, tuwang-tuwa talaga ako nang binabasa ko ito. Okay. Pakinggan niyo mabuti ha. Si Dwayne dapat ang magpapatunay na hindi Diyos si Kristo. Si Brother Dwayne Cartuano po mga kapatid, Katoliko at siya po ay naninindigang si Kristo ay Diyos. Klarong-klaro dito mga kapatid, no? Napahiya si Rene Panoncillo na isang INC minister na tatag ni Felix Y. Manalo. Okay, at ito pa mga kapatid, oh. Tingnan pa natin ito. Si Lyric si Cam, hindi naman nakasagot ang iglot ni Manalo. Kawawa naman. Okay, tama talaga mga kapatid. Hindi talaga, kaya nga sabi ko kanina eh. Sabi ko kanina eh, ano ba talaga itong si Alpha na ito na membro, mga kapatid? Ito ay napakaklarong katotohanan po, mga kapatid ha. Napakalinaw, malinaw pa no, sa sikat ng araw. Malinaw na katotohanan po ito na sa atin ay ipinapahiwatig, ipinapakita. Ito po, pansinin po natin mga kapatid, ang ito pang comment. Oh. Tama, agree po kay Lerick si Carm na hindi naman po talaga nakasagot ang INC na tatag ni Felix Manalo na kanila pong ministro. Hindi po siya talaga nakasagot. Eh bakit hindi siya nakasagot? Inuulit-ulit po natin dahil hindi niya alam kung paano ito sagutin. Kung alam niya talaga kung paano ito sagutin, isa na sinagot niya na po ang ating Brother Dwayne sa katanungan. Eh, una-una kasi napakalalim kasi yung pagtatanong eh. Kaya hindi na unawaan. And therefore, dahil hindi na unawaan, nagpalusot na lang na ano daw, no? Na hindi maunawaan daw ng mga nakikinig. Klarong-klaro naman dito mga kapatid na ito pa lang si Rene Panoncillo ay hindi talaga nakakaunawa. Ito, ang ginawa na lang nitong si Alpha mga kapatid ay minura ang nag-comment. Sabi niya, "O Bob ka kasi affirmative siya, hindi negative. Dapat si Panot Dwayne Cartuano ang magbasa na hindi Diyos si Kristo." Kita mo? Ibig sabihin si Alpha talaga, kadalawa na to ha, si Alpha ay nagko-comment po mga kapatid na hindi na nag-iisip. Bakit patutunayan ni Brother Dwayne na hindi Diyos si Kristo? Eh ang stand nga ng affirmative, Diyos si Kristo. If you are out of your mind, yan ang argumento mo. If you are out of your mind. Pero kung sana ginagamit mo ang tamang pag-iisip mo, o nasa tamang pag-iisip ka talaga, ay hindi mo gagawin. Hindi mo gagamitin yung mga argumento na hindi naman dapat gamitin. Eh bakit mo ipipilit doon kay Brother Dwayne Cartuano? Bakit ipipilit mo sa kanya, no? Ang isang bagay na hindi naman dapat niya panindigan. Kasi ang tindig ng Catholic, Jesus is God. Totoong Diyos po ang Panginoong Jesucristo. That's the real stand of the Catholic. Pero para sa kanya, papatindigin niya si Brother Dwayne na hindi Diyos si Kristo. Are you out of your mind? Ito pa mga kapatid, sabi niya kay GP14, nakapagpagawa lang ng libro na quoted lang di na sa ibang libro entitled na si Panot Cartuano. Ito mga kapatid, obviously, itong comment na ito ay comment na isang tao na merong inggit si Alpha mga kapatid dahil recognized na si Brother Dwayne na mga Protestant biblical scholar at merong nagawang libro at ang nagawang libro ay recognized din na mga Protestant biblical scholar, yung mga matatalino ha, hindi yung lang mamarunong lang kundi ang mga legit na marunong talaga. Ayan. O, pansinin natin yung mga comment nila dito. Itong GP14 to, kasama ito ni Alpha for sure ako eh. Sabi niya, hehe, pipirma ng argumento, di pala naintindihan, basag tuloy kay Karine Panoncillo. Ito naman oh, pipirma ng argumento, hindi naintindihan, basag ang argumento. Basag kay Karine Panoncillo. Iba ka basag si Rene Panoncillo sa debate ito. Basag na basag siya. No? Dahil nandoon ako mismo actual na nakita ko kung paano na basag ang inyong ministro sa debating yun. Dahil hindi nakasagot. Hiyang-hiya naman tayo dyan. At alam ko, maraming mga INC doon no? Na
namulat sa katotohanan. O sige nga, pakita niyong full video. Challenge kayo, hindi nga kayo makapakita. Sabi niya, sabi ni Alpha, halatang lutang daw si Brother Dwayne. Lutang saan, banda? Halatang lutang si Rene Panuncillo dahil hindi niya alam kung paano sagutin ang katanungan. Yun ang lutang, ang ministro niyo mismo. Meron bang lutang na ang tanong ay hindi ni sinasagot? Ikaw nga itong lutang na lutang eh. Gagawin mo pang panindigan ni Brother Dwayne na hindi Diyos si Kristo? Ang stand ng affirmative, Diyos si Kristo? Are you out of your mind? Nako naman. Sana naman talaga nag-isip ka muna bago ka nag-post. Oh? Ito pa, galit na galit si Alpha dito dahil nag-English daw si Arnel, Brother Arnel Sumil. Ganito kasi, let us assume your reasoning is correct. Address to Alpha. Can the truthfulness of Brother Dwayne narrative be changed? Yes or no? Support your answer with evidence. Can you read this his mind? Why did you say that he is trying to impress someone? Eh dahil hindi rin ito alam sumagot, magkatulad sila ng ministro niya na si Rene Panuncillo na tatag mismo, Felix Manalo ang kanilang simbahan na INC. Sabi niya na lang, pa-English-English ka na naman, Arnel, o Bob ka naman. Aha! Hindi mo nga sinasagot yung tanong ni Brother Arnel sa'yo. Tapos, paano ka nanging matalino dyan? Ay nako talaga. Baka ikaw yung nagpapa-impress, bro, at ikaw lang yung nagmamayabang dito sa social media. Dahil a very simple question of Brother Arnel Sumil to you do not know how to answer it. Ito po, mga kapatid, ha? Ang sabi po dito ni Joe Ventilacion, na debater po, no? Na national debater po ng INC. Lalo siyang maiipit kapag Greek syntax na ang pag-uusapan. Mabuti na lang at hindi siya masyadong inipit ni Karine sa Greek grammar. Ito yung comment ni Joe Ventilacion. Pero mga kapatid, ipit na ipit po sa Greek, no? Si Rene Panuncillo. Dahil hindi na siya marunong sumagot, nagpapalusot pa at sinusuportahan pa nitong ewan ko na lang. O, ito po mga kapatid, tingnan natin, pakinggan natin. Kasi sabi po ni Alpha, wala daw na naitindig. Sabi din ni Rene Panuncillo, mga kapatid, hindi daw natindigan ni Brother Dwayne Cartujano na Diyos si Kristo. Ito sa John 1:1. Tingnan natin kung nauunawaan ba nitong Rene Panuncillo ang kanya mismong pinagsasabi. So, sunod sa inyo, kay wala sa article dira, hindi na Diyos. Ang pamangkot, sunod sa Greek syntax. Ito na, Greek syntax, ha? Ayon sa Greek syntax, dahil na may iipit, tingnan natin kung sino yun yung ipit na ipit. Kumon pala sa definite predicate nominative noun na nagapresensya sa pinag-verb na wala sa article? Kumon ba? Obvious talaga, no? Na makikita po natin dito na palusot na lang ang ginagawa po ng INC. Sabi daw ni Joe Ventilacion, may ipit daw si Brother Dwayne kapag Greek syntax na ang pag-uusapan. Bakit ipit na ipit si Rene Panuncillo dito, mga kapatid? At hindi ito nakakapagsagot ng tama sa katanungan po ni Brother Dwayne Cartujano. Ayan po, mga kapatid, ha? Klarong-klaro na ito. Sino nga ba ngayon ang nagmamagaling? Sino nga ba ngayon ang nagmamayabang lamang? So, malinaw na malinaw po na ang INC na tatagpo ni Felix Manalo ay nabotata sa debate. Ang INC na tatag ni Felix Manalo at kanyang member na si Alpha ay nako, nahahalata po ng mga tao na ay nabubotata din po siya. Grabe, yung pagmamarunong niya ay nagkaroon ng katapat, no, mga kapatid. At ngayon, sorry to tell you, but hanggang ngayon, hindi mo pa rin kayang panindigan ang iyong pagmamayabang sa social media na ikaw ay may alam sa Greek. Kasi, ang assignment mo hanggang ngayon, hindi mo pa rin ginagawa. Yan po mga kapatid, maraming salamat sa inyo pagsubaybay, sa inyo pong pagtangkilik. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, Prodeo et Ecclesia.